Isang malakas na sampalang natanggap ni Arya sa kanyang ama nang malaman itong buntis siya. Wala ka na ba talagang magandang maidudulot sa pamilyang to, Arya? Galit na tanong ng ama ni Arya. Bakit ka nagpabuntis? Napaismid naman si Claudia, ang half-sister ni Arya. Ang kapatid niya sa ama sa kabit nito na kasama nilang naninirahan ngayon sa bahay pagkatapos mamatay ng ina ni Arya. For sure dad, nabuntis siya ng lalaking naka one night stand niya lang. Muling umismid si Claudia. Na hindi nga natin kilalang ama na ipinagbubuntis niya eh. Baka mamaya isang construction worker lang ang ama ng anak niyang bastardo. Nagulat si Claudia nang sampalin siya ni Arya. Wala kang karapatan na sabihang bastardong anak ko. Lalo na't bastarda ka lang din naman. Baka nakakalimutan mong anak ka lang sa labas at anak ka lang ng isang kabit. May diin na sabi ni Arya. Nagulat si Arya nang sampalin siya ng ama. Napahawak siya sa medyo kalakihan na niyang tiyan. Muntik na kasing matama ang tiyan niya sa gilid ng mesa. Mabuti na lang at nakahawak agad siya. Kinakabahan si Arya hindi para sa buhay niya, kung hindi para sa buhay ng anak niya. Bakit mo ako sinampal, dad? Paano kung may mangyaring masama sa anak ko? Gulat na tumingin si Arya sa ama niya. Wala kang karapatan na tawaging bastard ang kapatid mo. Dahil kahit magkaiba pa kayo ng ina, magkapatid pa rin kayo. Galit na sabi ng ama ni Arya. Ipalaglag mong batang yan. Ayoko sa bastardang yan. Natawa ng mapakla si Arya. Ayaw mo sa bastardong to? Turo ni Arya sa kanyang tiyan. Eh bakit mo naman minahal yung bastardang yan? Tinuro ni Arya si Claudia na ngayon ay katabi ang ina nito. Ang ina nitong sumira sa pamilya nila. Dahil anak ko siya. Sinamaan ni Arya ng tingin ng ama. Apo mo rin tong dinadala ko, dad. Diin ni Arya. Dugot laman mo rin. Sumingit naman ang kabit ng ama niya. Anak mo lang yan, Arya. Hindi namin yan kaano-ano. Papano na lang kung kriminal ang ama ng batang yan? Magiging kriminal din ang batang yan paglaki. Natawa naman si Arya dahilan para magtakang babae. Ikaw? Kabit ka ng daddy ko. Malanding kabit na sumira ng isang pamilya. Itong anak mo si Claudia? Tinuro ni Arya ang babae. Anak ng kabit at maninira ng pamilya. So balang araw din, magiging katulad siya ng ina niya? Tama? Magiging katulad mo rin siya. Magiging kabit at maninira ng pamilya? Ganun ba yon? Isang malakas na namang sampalang natanggap ni Arya mula sa kanyang ama. Tumahimik ka na, Arya. Wala kang karapatan para pagsalitaan ng tita Belen mo ng ganyan. Wala kang utang na loob. Pinalaki ka ng tita Belen mo. At siya nang tumayo mong ina nang mawala na ang mami mo. Natawa na naman si Arya at pumalakpak. Tumayong mami! Gumisi si Arya. Baka evil stepmother. Nanlaki ang mga mata ni Belen at galit na itinuro si Arya. Yuh! Taas noon namang sinalubong ni Arya ang tingin ng tita Belen sa kanya. Bakit? Totoo naman ah. Simula nang tumira kayo ng anak mo rito, naging impyerno ng buhay ko. Walang araw na hindi niyo ako pinahihirapan. Walang araw na hindi niyo pinapamukha sa akin na kayo ng bagong pamilya ng daddy ko. Hinawakan ng ama ni Arya ang kamay niya. Tumahimik ka na, Arya. Huwag ka nang manumbat. Ngayon pumili ka. Ipalalaglag mo ang batang yan o aalis ka sa pamahay ko't itatakwil na kita. Marahas na binawi ni Arya ang kamay mula sa ama. Itatakwil? Dad, kahit nandito ako sa bahay na to, para nyo na akong tinakwil. Dahil simula nang dumating ang dalawag niyan sa pamamahay na to, wala na kayong pakialam sa akin. Natatawa si Arya kahit patumutulo ang luha niya. Hindi nyo na ginalang yung pagkamatay ng mami ko? Hindi pa nga umabot ng 40 days, dinala nyo na yung kabit nyo at yung bastarda nyong anak. Tapos, ako na totoo nyong anak, binaliwala nyo. Umiiling si Arya habang umaatras. Kaya hindi ko ipalalaglag ang batang to. Dahil ang batang to na lang ang meron ako. At sigurado akong mamahalin ako. Hindi katulad mo na ama ko, pero binaliwala mo lang ako.
Napahawak sa dibdib ang ama ni Arya na tila ba hindi makapaniwala. Sige, kung yan ang gusto mo, bahala ka sa buhay mo. Umalis ka sa pamamahay ko at huwag ka nang bumalik. Simula sa araw na to, hindi na kita anak. Taas na ung umalis si Arya. Matagal na rin naman niyang gustong umalis pero pinipigilan niya lang dahil sa bahay na yon, marami silang happy memories ng yumaon niyang ina. Napatingin si Arya sa labas ng bahay. Sorry ma'am, mukhang kailangan ko ng bitawan ng bahay na ito. Umiiyak na umalis si Arya sa bahay na minsan naging palasyo para sa kanya, noong masaya pa sila ng mga magulang niya. 6 years later. Thank you and have a good day. Sabi ni Arya nang umalis na ang mga guests sa hotel kung saan siya nagtatrabaho. Isa siya sa mga receptionist sa Wailong 5-star hotel. 3 taon na rin siyang nagtatrabaho dito at excited siya dahil may matatanggap siyang bonus bilang top employee of the year. Maganda ang performance ni Arya. At marami rin guest na gusto siya dahil nakangiti niyang pinagsisilbihan ng mga guests ng hotel. Good morning, Mr. Hans. Bati ni Arya sa manager ng hotel. Itatanong ko lang po sana kung kailan ko matatanggap ang bonus ko. Noong isang araw pa sana makukuha ni Arya ang bonus niya. Kasama ang sweldo niya pero nagulat siya nang makitang hindi pumasok ang bonus niya. Nagulat at natigilan si Arya nang haplusin ni Mr. Hans ang braso niya. Ngumiti pa rin si Arya kahit pa hindi niya nagugustuhan ang ginagawa ng matanda. Mga nasa 50 plus na ang edad ni Mr. Hans. Ang bonus mo ba ang gusto mo? Tumango naman si Arya bilang sagot. Well, ibibigay ko yan sa'yo basta papayag ka ng makipag-dinner sa akin. Bahagyang lumayo si Arya sa lalaki at ngumiti. Pasensya na po Mr. Hans pero mukhang hindi pwede dahil hindi po papayag ang asawa ko. Napakunot noon naman si Mr. Hans. Asawa? Kasal ka? Tumango si Arya at pinakita ang likod ng palad niya kung saan may wedding ring siyang suot. Happily married with children po. Mas lalong kumunot ang noon ni Mr. Hans. Matagal ka nang nagtatrabaho dito. Pero ni minsan, hindi ko pa nakikita yung sinasabi mong asawa at mga anak. Pinaglululok mo ata ako eh. Umiling-iling si Arya. Hindi po Mr. Hans. Talagang may asawa na po ako at mga anak. Sa katunayan, kaya hindi niyo pa po siya nakikita ay dahil nasa ibang bansa siyang nagtatrabaho. Ngumisi ang lalaki. Hindi ako naniniwala na may asawa ka na. Sa ganda ng katawan mo, hindi rin ako naniniwala na may mga anak ka na. Napanganga na lang si Arya at nasabi sa isip na napakamanyak ng matandang ito. Ibibigay ko lang ang bonus mo kapag nakilala ko na yung sinasabi mong asawa at mga anak. Sabi ni Mr. Hans sa tumalis na. Ha? Mr. Hans? Kahit anong tawag ni Arya sa lalaki ay hindi ito tumigil at nagpatuloy lang sa paglalakad. Napasapo na lang siya sa noo. Anong gagawin ko ngayon? Saan ako maghahanap ng asawa at mga anak? Napabuntong hininga ulit si Arya. Kung buhay lang ang mga anak niya ay asawa na lang sanang kakailanganin niya. Ang singsing na suot ni Arya ay gimmick niya lang sa mga taong gusto siyang pormahan. Wala kasi sa plano niyang pag-ibig simula nang mawala ang mga anak niya. Kambal sana ang magiging anak ni Arya. Pero namatay ang mga anak niya nang ipanganak niya ito. Kaya simula nung araw na yun ay naging mag-isa ulit siya. Imbis na may makakasama na siya't mamahalin. Pumunta ng club si Arya para uminom. Inisang lagok niya ang alak na nasa baso niya. Ano bang gagawin niya ngayon? Gusto lang naman niyang makuha ang bonus na nararapat para sa kanya. Kasi pinaghirapan naman niya yon. Gusto nga rin sana ni Arya na magreklamo sa may-ari ng hotel. Kaso hindi niya kilala lalo na't palaging nasa ibang bansa raw ang may-ari ng hotel. Mabuti pa sila. Sisiw lang na makapunta sa ibang bansa. Kami tong mahihirap, kailangan pang kumayod ng mabuti para makapunta doon. Pero minsan hindi nagiging sapat ang paghihirap namin. Sila na mayayaman, isang pitik lang. Pumitik naman si Arya sa kamay niya. Ayun, nakasakay na sila sa eroplano. Muling uminom si Arya at hindi na nga nagtagal ay tinamaan siya ng alak at nalasing. Nagbayad na si Arya at pagewang-gewang na naglakad palabas ng club. Inabot niya ang pintuan ng taxi na pinara niya pero napataas ang kilay niya nang may isang kamay din na humawak doon. Tumingin siya sa lalaking kaharap.
Hindi niya masyadong maklaro ang mukha ng lalaki dahil medyo malabo ng paningin ni Arya dahil sa kalasingan. Hoy, akong nauna sa taxi na ito. Itinuro ni Arya ang kamay niya na nauna sa hawakan ng pinto. Kita mo? Kaya akin ang taxi na ito. Bahagya pang itinulak ni Arya ang lalaki pero siya ay tumuntik ng matumba dahil sa kalasingan. Umalalay rin sa kanya ang lalaki pero iwinaksin niya ang kamay nito. Ayos lang ako, hindi ako lasing, okay? Sabi ni Arya at itinuro pang lalaki. Kunwari ka lang natutulungan ako, tapos sa agawin mo pala tong taxi sa akin. Hindi pa ako lasing, akin ang taxi na ito. Binuksan ni Arya ang taxi at agad na sumakay. Sinabi niyang address bago natulog na nga sa backseat. Sumakay naman ang lalaki at tumabi kay Arya. Tumaas ang kilay ng lalaki habang nakatingin sa babaeng mahimbing na natutulog. Gusto niyo po bang tumawag ako ng isang taxi para ihatid siya, Mr. Hudson? Tanong ng driver ni Hudson sa kanya. Napatitig naman siya sa babae at napabuntong hininga. Hindi na. Baka mapano pa siya. Lasing pa naman. Cargo de konsensya ko pa. Umayos na nang upo si Hudson at inayos ang damit na medyo nagulo dahil sa babaeng to. Ihatid mo na kami sa hotel. Tumangon naman ang driver at pinaandar na ang kotse. Dahil sa sobrang kalasingan ni Arya, ay hindi niya alam na ang inakala niyang taxi ay kotse pala ni Hudson. Sa tingin mo, pwede ba natin siyang maging mommy? Napakunot noo si Arya habang nakapikit ang kanyang mga mata. Pwede, maliban lang sa maganda siya, mukha naman siyang mabait. Maliban nga lang sa amoy alak siya ngayon. Sabi ng batang lalaki habang nakatakip pang daliri sa ilalim ng ilong nito. Gusto ko siyang maging mommy, Harry. Sana pumayag si daddy. Sabi naman ng isang batang cute na babae. Napangungol naman si Arya at wala sa sariling niyakap ang dalawang bata. Napangiti siya. Oh, I miss you. At I love you, mga anak. Sabi ni Arya habang nakapikit pa rin ang mga mata. Pakiramdam ni Arya ay nasa isang maganda siyang panaginip kung saan kasama niya ang kambal niyang anak. Mahigpit niyang niyakap ang dalawa. Kung totoo man na nakayakap siya sa mga anak niya ngayon, at kung totoong panaginip nga ito ay ayaw nang magising ni Arya. We love you too, mommy! Sabay-sabi ng dalawang batang dahilan para magising si Arya at mapatingin sa magkabila niya. Nagulat siya at biglang napatayo, pero agad ding napahawak sa kanyang ulo nang sumakit ito dahil sa kalasingan niya kagabi. Teka, lasing pa rin ba siya hanggang ngayon? Kaya nakakakita siya ng dalawang bata? Inumin niyo po ito, mommy, para mawala ka agad ang sakit ng ulo niyo. Wala sa sariling kinuha ni Arya ang gamot na ibinigay sa kanya ng batang lalaki. Eto naman po ang tubig, mommy. Ibinigay ng batang babae kay Arya ang tubig. Walang pagdadalawang isip na ininom ni Arya ang gamot na ibinigay ng mga bata sa kanya. Na hindi man lang niya tinignan kung nakakalason ba yon o hindi. Hindi pa rin kasi nagsisink in sa isip niya na may dalawang bata sa harap niya ngayon. Teka, ano bang nangyayari at may mga kasama siya mga bata ngayon? Sa mga ganitong sitwasyon, dapat lalaki ang katabi niya at hindi mga bata. Sino kayo? Tanong ni Arya nang matapos na niyang mainom ang gamot na ibinigay ng mga bata. Ako po si Harry, sabi ng batang lalaki na nakaturo sa sarili. Siya naman po si Hannah, ang kakambal ko. Tinuro naman ni Harry ang kakambal na kumaway pa kay Arya. Nagpalipat-lipat ng tingin si Arya sa dalawang bata. Kambal kayo? Tumango naman ang dalawang bata. Ilang taon na kayo? Gumiti ang kambal. 6 years old na po. Bahagyang nagulat si Arya at hinaplos ang mukha ng kambal. Siguro, kung hindi lang namatay ang kambal niya eh, ganito rin kalaki ang mga anak niya. Bakit ka po umiiyak, mami? Nabalik na lang sa ulirat si Arya nang haplosin ni Hannah ang basa na niyang pisngi. Hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya. Sobrang namimiss niya lang kasi ang kambal niya. Mabilis na pinunasan ni Arya ang mukha. Wala to. Masaya lang ako kasi nakilala ko kayo. Gumiti si Arya sa dalawang bata. Ako nga pala si Arya. Nagulat siya nang bigla naman siyang niyakap ng mga bata. Mami! Mas lalo siyang nagulat nang tawagin siyang mami ng dalawa. Bakit niyo ako tinatawag na mami? Bahagyang lumayo ang dalawa. Eh kasi gusto ka po naming maging mami.
sabi ni Hannah. Kaya dapat mong pakasalan ng daddy namin. Sabi naman ni Harry dahilan para mapakamot sa ulo si Arya. Para namang ganun lang kadali yon. Magsasalita na sana si Arya nang biglang bumukas ang pinto. Bakit ba nandito kayong dalawa? Hindi ba't sinabi ko sa inyong huwag kayong pumasok dito? Napatitig si Arya sa lalaking sa tingin niya ay kaidara niya lang. Napakagwapo't bata pa ng mukha ng lalaki. Uminom si Arya ng tubig dahil mukhang biglang nanuyo ang lalamunan niya. Dahil sa pagiging hot at gwapo ng lalaking to. Daddy! Biglang nabilaukan at naubos si Arya dahil sa pagsigaw ng mga bata. At niyakap ang gwapong lalaki. Shucks! Daddy nila ang gwapong lalaki na yun? Bulong ni Arya at pinanasan ang bibig. Daddy! Pakasalan niyo na po siya para maging mami na namin siya. Sabi ni Harry habang hinihilang damit ng lalaki. What? Napatingin naman ang lalaki sa batang babae. Oo nga, Daddy. Gusto namin siya maging mami. Sabi naman ni Hannah. Please? Nagpuppy eyes pa ang mga bata. Tumingin ang lalaki kay Arya at pilit naman siyang napangiti. Anong ginawa mo sa mga anak ko? Napanganga na lamang si Arya sa tanong ng lalaki. Kahit nga siya hindi alam kung anong nangyayari, pero bakit sinisisi siya ng lalaki? Halos hindi makatingin si Arya sa lalaki habang umiinom ng kape. Magkaharap sila ni Hudson ngayon habang nasa sala ang mga anak ng lalaki at nanonood ng TV. So ano ba talagang ginawa mo sa mga anak ko? Mabilis na umiling-iling si Arya. Wala. Wala naman akong ginawa sa kanila. Kahit nga ako nagulat din sa mga sinabi nila at tinawag pa nila akong mami. Pinanliitan ng mga mata si Arya ng lalaki. Dahilan para mapailing na naman siya. At ikaway-kaway ang mga kamay. Promise, wala talaga. Cross my heart pa nga eh, kahit mamatay pa ako. Nag-cross pa si Arya sa bandang dibdib niya at nagtaas pa ng kanang kamay. Dahilan para mapalabi si Hudson. Muntik na siyang mapatawa dahil sa ginawa ng babae. Pero kung papayag ka, pwede mo akong pakasalan para maging mami nila. Biglang sumeryoso ang mukha ng lalaki. Napanguso naman si Arya at napahawak sa sariling kamay. Well, kailangan ko rin kasi ng asawa at anak kasi ayaw akong tigilan ng boss ko hanggat hindi niya nakikilala ang pamilya ko nuko. Mas napatitig ang lalaki kay Arya. Kilala mo ba kung sino ko? Napatitig naman si Arya sa lalaki at nanlaki ang mga mata. Napataki pa siya sa bibig na tila nagulat. Ay, oo nga pala. Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi pa tayo nagkakakilala. Ako nga pala si Arya. Inilahad niya ang kamay sa lalaki. Ikaw, anong pangalan mo? Ngumiti pa si Arya kahit pa seryoso rin ang mukha ng lalaki. Hudson. Sabi ng lalaki at hindi man lang kinuha ang kamay ni Arya. Binawi na lang niya ang kamay at lihim na napangiwi. Sungit. Bulong pa ni Arya at muling ngumiti sa lalaki. So ano, payag ka ba? Napataas ang isang kilay ni Hudson. Papayag ka na magpakasal sa akin? Tumango naman bilang sagot si Arya. Hindi ako mayaman. Bahagyang natawa si Arya. Hindi halata sa suot mo. Biglang napatingin si Hudson sa suot niyang suit at napatikhim. Well, ito ang uniform ko bilang isang ano? Napatigil sa pagsasalita si Hudson na tila nag-iisip. Isang... Itinaas pa ni Arya ang dalawa niyang kilay. Isang driver? Oo, isang driver nga. Napaah naman si Arya. Hindi mataas ang sweldo ko at tamang-tama lang sa mga bata. Kaya wala akong pera na ibibigay sa'yo. Isa pa, nagre-renta lang din kami ng bahay. Bahagyang natawa si Arya at medyo hinampas pa ang lalaki. Asus, ayun lang ba? Meron naman akong trabaho. Kaya kung anong pera mo, sa'yo lang at sa mga bata. Samantalang ako, pwede naman akong magbigay ng pera sa mga bata. At pwede ako magbigay sa renta ng bahay at pagkain. Kaya wala namang problema sa akin ng pera. Itinaas pa ni Arya ang kanyang kamay at kumindat pa sa lalaki. Hindi malaki ang bahay namin. Nag-thumbs up pa si Arya. Walang problema sa akin yan. Naranasan ko rin kayang tumira sa maliit na lugar. Hindi makapaniwala si Hudson na may ganitong babae kung mag-isip. Halos kasi lahat ng nakikilala niya ay pera na lang ang habol. Pero para sa babaeng to ay handa pa siyang pakasalan kahit na may mga anak at
Handa pa itong sumuporta sa mga anak niya. Pag-iisipan ko muna. Nagulat naman si Arya. Ha? Bakit mo pa pag-iisipan? Hindi naman ako hihingi ng pera sa iyo ah. Promise. Itinaas pa ni Arya ang kanang kamay bilang pangangako. Numisi ang lalaki at bahagyang inilapit ang mukha sa mukha niya. Dahilan para mapalunok siya ng mariin. Bakit ba atat na atat kang pakasalan ako? Ganun mo ba ako kagusto? Halos malaglag ang panga ni Arya sa sinabi ng lalaki at itinulak na ito. Ang hangin ah! Napapailing na lang si Arya. Oo, gwapo ka pero hindi yun ang dahilan kaya gusto kitang pakasalan. Kailangan ko lang talaga ng pamilya na maipapakilala sa boss ko. At gusto ko yung kambal mo. Nakangusong sabi ni Arya. Tumayo na ang lalaki. Basta, pag-iisipan ko. Tatawagan na lang kita kung ano magiging desisyon ko. Tumayo na rin si Arya. O sige, basta tawagan mo ko kagad kapag nakapagdesisyon ka na. Ibinigay ni Arya ang kanyang cellphone number. Sana makapagdesisyon ka kagad. Kinuha ni Hudson ang number niya at tumango. Sige, umalis ka na rin sa room na ito kasi sa boss ko ito eh. Kapag naabutan ka pa nun, baka mawalan pa ako ng trabaho. Kinuha kagad ni Arya ang mga gamit. Oo, sige, pasensya ka na sa naging abala ko. Nauna nang umalis ang lalaki kasama ang kambal. Ayaw pa sanang umalis ang kambal dahil may iwan siya. Pero sinabi niyang magkikita pa naman sila. Yun ay kung papayag ang daddy ng kambal na magpakasal sa kanya. Nang makalabas si Arya sa kwarto, ay doon niya lang napansin na nasa Wailong Hotel pala siya. At isa sa pinakamahal na kwarto ang natulugan niya. Sino bang mag-aakala na sa loob ng ilang taong nagtatrabaho siya sa hotel na ito, ay makakatulog siya kahit isang gabi lang sa isang pinakamahal na kwarto. Habang papaalis sa Wailong Hotel si Arya, ay tumitingin siya sa paligid. Baka kasi may makakilala sa kanya, lalo na ang manager nila. Nakahinga siya ng maluwag dahil nakalabas siya ng hotel nang walang nakakakita sa kanya. Day off niya rin naman ngayon kaya makakapagpahinga siya. Daddy, bakit natin iniwan si Mami sa hotel? Tanong ni Hannah habang nasa mesa sila at kaharap ang daddy nila. Hindi niyo siya Mami, okay? Isa pa, kakikilala niyo pa lang sa kanya. Tapos gusto niyo na siya kagad maging Mami? Inilapit ni Hudson ang cake kay Hannah. Eh, mabait po siya sa amin eh. Isa pa, unang tingin pa lang po namin sa kanya, gusto na namin siya maging Mami. Sabi naman ni Harry habang nilalaro ang cake, gamit ang hawak nitong tinidor. Pinanlakihan naman ng mga mata ni Hudson si Harry. Ikaw, tumigil ka Harry ha. Ikaw ang may pasimuno neto eh. Napanguso naman si Harry at masamang tinignan ng ama. Hindi ako kakain hanggat hindi mo pinapakasalan si Mami. Natawa naman si Hudson. At ako pa ang tinakot mo? Then don't eat, you brat. Inilayo ni Harry ang plato ng cake at napacross arms pa. Mukhang desidido talaga ang bata na hindi kumain. Edi, hindi natin po ako kakain. Napanganga naman si Hudson dahil gumaya ang anak niyang babae na kakambal nito. Ha? Eh bakit naman? Napanguso naman si Hannah. Kasi gusto ko rin po na maging Mami si Mami. Ngayon po kung hindi mo rin po pakakasalan si Mami, hindi na rin po ako kakain. Nagsimula nang umiyak si Hannah. Tapos kapag hindi kami kumain ni Harry, magugutom kami. At kapag nagutom kami, baka mamatay na kami. Nataranta na si Hudson nang sabay ng umiyak ang kambal. Pero ang mas inaalala niya ay si Hannah. Hindi na niya alam kung papaano niya patatahimikin ang dalawa. Mas lalo pang lumakas ang iyak ng dalawa. Dahilan para mapatakip siya sa tenga. Oo na, sige na. Pakakasalan ko ng Mami niyo. Biglang tumigil sa pag-iyak ng dalawa at nagtinginan sa isa't isa. Malaki ang naging ngiti ng dalawa at nagyehey pa. Nag-appear pa talaga ang dalawa. Dahilan para mapailing si Hudson. Wala talaga siyang kaya sa dalawa. Lalo na kapag nagsanibwersa na sila. Papayag ako pero sa isang kondisyon. Hindi natin sasabihin sa Mami niyo na mayaman tayo. Napakunot noon naman ang dalawa. Bakit naman po Daddy? Napabuntong hininga na lang si Hudson. Kailangan niyang maipaliwanag ng mabuti sa mga anak ang magiging sitwasyon nila. Kailangan lang nating mag-ingat. Alam niyo na,
Mayaman kasi tayo eh. Baka mamaya pera lang natin ang habol niya. Nagkatinginan ang dalawang bata. Naiintindihan niyo ba ako? Humarap ang dalawang bata kay Hudson na tumango. Muli siyang napabuntong hininga. Sana nga, tama ang magiging desisyon niya. Wow! Ang bilis naman! Sabi ni Ira habang nakatingin sa marriage certificate nila ng lalaki. Kaharap niya ngayon si Hudson at binigay sa kanya ang marriage certificate kahit pa kahapon lang sila nag-usap at nag-agree na magpakasal. At saka, totoo talaga to? Hindi ba to fake? Napailing na lang si Hudson. Hindi fake yan. At totoo yan, no? Talagang mabilis lang ang pagpoproseso niyan lalo na't ginamit ng boss kong connection niya. Napatitig naman ng mabuti si Arya sa lalaki. Ano bang trabaho ng boss mo? Biglang natigilan si Hudson. Ano? Isang businessman pero hindi naman ganun kalaki ang business niya. I mean, tamang-tama lang. Napangiwi naman si Arya. Hindi ganun kalaki pero nakapagpagawa ka agad siya ng marriage certificate natin. Nang hindi man lang tayo kinakasal? Tumaas ang isang kilay ni Hudson. Bakit? May plano ka ba na ikasal sa simbahan? Napanguso si Arya. Lahat naman ng babae pangarap ang ikasal. Baka soon. Kumunot ang noon ng lalaki habang nakatingin kay Arya. Soon? Bakit? May balak kang ikasal sa ibang lalaki pagkatapos natin maghiwalay? Ngumisi si Hudson at sumandal sa upuan habang naka-cross arms. Pinapaalala ko lang sa'yo, Arya. Walang divorce sa Pilipinas at wala akong planong gumastos para sa annulment. Nagtataka naman si Hudson ng tumawang babae. Ano bang pinagsasasabi mong sa ibang lalaki? Siyempre sa'yo ako ikakasal kasi ikaw na nga nagsabi na walang divorce dito. Kaya dapat balang araw ikakasal din tayo sa simbahan. Huwag ka mag-alala. Mag-iipon ako para doon. Huwag ka rin mag-alala, wala akong balak na maghanap ng iba. Ikaw lang at wala nang iba pa. Hubby? Kinindatan ni Arya si Hudson at muling bumalik ang tingin sa marriage certificate. Hindi niya tuloy nakita kung papaanong natigilan si Hudson at matulala na lang sa babae. Biglang may kung anong naramdaman si Hudson para sa babae dahil sa pagiging masayahin at madaldal nito. Napapailing na lang si Hudson. Hindi ka pwedeng mahulog sa bitag niya, Hudson. Baka mamaya nagpapanggap lang siya na hindi kanya kilala. At pera mo lang ang habol niya. Paalala ni Hudson sa sarili. Ito ang bahay namin. Napatingin si Arya sa isang apartment na hindi ganun kaliit at hindi rin naman ganun kalaki. Dahil sa kasal na nga si na Arya at Hudson, ay dapat na silang magsama sa iisang bahay. Pero nag-usap naman sila na hindi muna sa iisang kama. Pasok ka. Mas nilakihan pa ni Hudson ang pagbukas ng pinto. Mami! Agad na sinalubong ng mga bata si Arya ng yakap habang naitsyapwera naman si Hudson. Mabutit nandito ka natitira kasama namin, Mami, sabi ni Hannah. Oo nga po, ang saya-saya namin. Bahagyang napangiwi si Harry. Masyado nga lang pong natagalan dahil mabagal si Daddy. Napanganga na lang si Hudson dahil sa sinabi ng anak. Hindi na siya nakapag-react dahil hinilanan ng mga bata si Arya papunta sa sala. Welcome home po, Mami! Sabay sabi ng kambal. Napangiti naman si Arya dahil napaka-warm ng pagtanggap ng mga bata sa kanya. Kahit pa mabilis ang pangyayari sa kanila ni Hudson at nagpakasalang sila dahil sa kailangan nila ang isa't isa. Kahit pa hindi nila masyadong kilalang isa't isa, ay isa lang nasisiguro ni Arya. Hindi siya magsisisi na naging pamilya niyang tatlo. May tatlong kwarto sa bahay na ito, sabi ni Hudson. Pwede naman ako sa sala, mukhang sakto naman ako dito sa sofa. Napakunot noon naman si Hudson. Sa isang kwarto ka. Hindi ko naman nahayaan na matulog na lang sa sofa ang asawa ko. Sa isang kwarto ako at sa isang kwarto naman magkasama ang kambal. Bahagya namang natawa si Arya at napakamot sa batok. Ah, akala ko kasi tigiisa ng kwarto ang kambal. Napailing na lang ang lalaki at binuksan ng isang kwarto. Dito ang magiging kwarto mo. Napangiti naman si Arya dahil sa ganda at simple ng kwarto niya. Nagustuhan mo ba, Mami? Tanong ni Harry na pumasok din sa kwarto.
Kami po ang nag-ayos ng magiging kwarto nyo. Sabi naman ni Hannah. Pumantay si Arya sa mga bata't niyakap sila. Nagustuhan ko. Maraming salamat mga anak. Hindi napansin ni Hudson na nakangiti na pala siya habang nakatingin sa tatlo. Ngayon lang niya nakita ang mga bata na masaya. Kasama ang kakikilala pa lang nilang babae. Kahit sa totoong mami ng kambal, ay hindi sila naging ganito kasaya. Anong pagkain ang gusto nyo? Mag-order na lang ako. Tanong ni Hudson habang hawak ang cellphone at handa ng mag-order. Mabilis na nagsabi ang mga bata ng gusto nitong mga pagkain. Nagtataka si Arya dahil ang mga pagkain na binanggit ng mga bata ay iyong mamahalin. Ikaw Arya, anong pagkain ang gusto mo? Napatayo naman si Arya. Magte-take out ka? Tumango bilang sagot si Hudson. Ang mahal ng mga pagkain na yun ah. Bigla namang natigilan ng lalaki, pati na rin ang mga bata. Napapailing na lang si Arya. May dala akong mga karne at ilang mga ingredients. Magluluto tayo. Nagkatinginan naman ang tatlo. Marunong kang magluto? Tanong ni Hudson. Ngumiti si Arya at bahagyang itinaas ang suot nitong long sleeves na damit. Oo naman. Nagpunta na silang sa kusina at nagsimula ng magluto. Pinaghiwa ni Arya ng mga sangkap si Hudson habang ang mga bata naman ang nagtatanggal ng mga dahon sa gulay. Hindi makapaniwala si Hudson ng isang business tycoon na katulad niya at isa sa pinakamayaman na tao ay naghihiwa ng mga sangkap ngayon at tumutulong sa pagluluto. Ano ba naman yan, hubby? Hindi ganyan. Ganitong paghihiwa, oh. Kinuha ni Arya ang kamay ng lalaki at tinuruan to kung papaano ang tamang paghihiwa. Ganyan. Napapailing si Arya. Para ka namang hindi sanay. Hindi ka ba nagluluto para sa mga bata? Umiling naman si Hudson. Don't tell me na puro takeout lang ang kinakain niyo at ng mga bata ah. Walang choice si Hudson kung hindi ang tumango. Ang totoo kasi niyan ay nandyan naman si Manang Tessa na pinagluluto sila. At hindi lang naman kasi basta-basta takeout ang kinakain nila. Isa yun sa mga mamahalin na restaurant. Napailing-iling nilang si Arya. Ay naku, hubby. Hindi maganda yung palaging ganyan. Tinapik ni Arya ang balikat ni Hudson. Huwag ka mag-alala. Ngayon nandito na ako. Ipagluluto ko na kayo palagi ng iba't ibang putahe. Malaki ang ngiti na ibinigay ni Arya sa lalaki. Dahilan para mapatulala si Hudson. Nagpatuloy na rin sila sa pagluluto. Hindi nga nagtagal ay naluto ng sinigang na baboy nila. Wow! Ang bango-bango naman yan, mami! Sabi ni Harry at inamoy ang ulam. Gutom na ako, mami! Sabi ni Hannah. Sige, baby, kakain na tayo. Hinampas ni Arya ang kutsara ni Hudson ang kukuha na sana ito. Ang mga batang mauuna. Walang nagawang lalaki kung hindi ang maghintay. Masayang nilagyan ni Arya ng ulam ang dalawang bata. Ang sarap po, mami! Sabay sabi ng kambal ng matikman nila ang niluto. Sige lang mga anak, kumain lang kayo na kumain. Marami pa rito oh. Nagpasalamat ang kambal at nagpatuloy na sa pagkain. Napalunok naman ang mariin si Hudson habang nakatingin sa dalawang bata na ganadong kumain. Habang sila ni Arya ay nakatingin lang. Kanina pa kasi siya nagugutom nang maamoy niyang mabangong pagkain. Nagulat si Hudson dahil naubos ng kambalang ulam. Ito ang unang beses na maraming nakain ng dalawa. Hindi tuloy siya makapaniwala. Marami pong salamat sa pagkain, mami. Nakangiting sabi ni Harry. Pero sorry po kung naubos namin ang ulam. Sabi ni Hannah bahagyang nalungkot. Wala na po tuloy kayong ulam ni Daddy. Ngumiti si Ari at hinaplos ang mukha ng bata. Ayos lang, baby. Ang mahalaga na busog kayo. O sige na, doon na muna kayo sa sala at manood ng TV. Umalis na rin ang dalawang bata at naiwan sila ni Hudson sa mesa. Parang bata ang lalaki na hinahalukay ang bowl at tinitignan kung may natira pa bang ulam. Lihim na lang natawa si Arya dahil ang cute ng lalaking tignan. Lumapit sa lutuan si Arya at kinuhang isa pang hiwa ng karne. Talagang nagtira siya in case na maubos ng mga bata ang ulam. Inilapag niya ang karne sa harap ni Hudson at naupo ulit sa tabi ng lalaki. Meron pa palang isa? Nagtatakang tanong ng lalaki kay Arya.
Ngumiti naman siya. Itinabi ko talaga yan para sa'yo. Kumain ka na. Kumuha na ng kanin si Aria at tanging sabaw lang inulam. Sanay naman siya lalo na nung naghihirap siya sa pera. Nagtataka siyang napatingin sa pinggan niya nang inilagay ni Hudson ang kalahati ng ulam. Napatingin siya sa lalaki. Hati na tayo. Ikaw itong nagluto kaya dapat mo rin matikman ang niluto mo. Nakangiting sabi ng lalaki. Napakagatlabi naman si Aria. Pinipigilan niya kasing maiyak. Natutouch siya dahil may isang tao nagmamalasakit sa kanya. Salamat. Ngumiti lang kay Aria ang lalaki at kumain na sila ng sabay. So, kumustang buhay may asawa? Tanong ni Ramsey, ang kaibigang doktor ni Hudson. Hinubad niya ang suot na suit at inilagay ito sa likod ng swivel chair niya. Naupo siya sa upuan. Okay naman. Napakunot ang noon ni Ramsey at tinignan ng kaibigan na nagtataka. Okay naman. Parang kakaibang okay mo naman na sagot ah. Parang masaya. Napailing na lang si Hudson. Tulungan mo naman ako na alamin ang background ng asawa ko. Nagtaka siya nang may kakaunting ngiti sa labi ng kaibigan niya. Bakit ganyan ka makangiti? Mas lalong ngumiti si Ramsey. Ehe kasi, sa tono ng pananalita mo, parang concerned ka na sa asawa mo. Tinaasan ng kilay ni Hudson ang kaibigan. Anong masama ron eh, asawa ko naman siya. Tumayo si Ramsey at lumapit sa mesa ni Hudson. Ipapaalala ko lang sa'yo dude, nagpakasal lang kayo para sa mga bata. Pero kung makaasa ka parang may gusto ka na sa asawa mo. Umisi si Hudson sa kaibigan. Tutulungan mo ba ako o hindi? Kasi kung hindi, pwede ka na umalis sa opisina ko. Natawa na lang si Ramsey. Tutulong naman ako, huwag ka mag-alala. Lahat aalamin ko tungkol sa asawa mo. Umikot ang mga mata ni Hudson nang idiin pa ni Ramsey ang salitang asawa mo. Iyon naman pala eh. Ang dami mo pang sinasabi. Umalis ka na nga rin dito, marami pa akong gagawin. Napanguso naman si Ramsey. Eto naman, kay ag-aga bad mood ka agad. Hindi na pinansin ni Hudson ang kaibigan at kinuha ang cellphone na makatanggap siya ng text mula kay Aria. Sinasabi ng babae na huwag siyang hintayin dahil may dinner meeting sila mamaya. Napangiti siya dahil may kasama pang cute na sticker ang text ng babae. Biglang nawala ang ngiti ni Hudson nang marinig niya ang tikhim ni Ramsey. Mukhang alam ko na kung sino nag-text. Asawa mo no? Tumikhim si Hudson. Paano mo naman nalaman? Numisi ang lalaki dahil mukhang tama ang hula niya dahil sa inaasta ng kaibigan. Halata naman sa ngiti mo eh. Naupo si Ramsey sa visitor's chair at nakapangalumbaba na tinignan si Hudson. Alam mo dude, noong nandito pa si Mas hindi ka naman ganyan. Masyado kang cold sa kanya. Pero tung kay Aria, napapansin kong napapangiti ka. Hindi umimik si Hudson. Umamin ka nga sa akin dude. In love ka na ba kay Aria? Biglang natigilan si Hudson at napaisip. In love na nga ba siya sa babae? Hindi niya alam pero masaya siya. At nakakaranas siya ng mga kakaibang bagay o mga unang beses niyang nasubukan sa buong buhay niya. Katulad na lang na mag-share ng isang hiwa ng karne. Kung tutuusin pwede naman siyang mag-order ulit. Pero hindi alam ni Hudson kung bakit nabusog siya sa maliit na karning yon. Siguro ay dahil kasama niya ang babae. Bigla na lang napailing si Hudson. Ano ba itong iniisip niya? Hindi siya po pwedeng magkagusto sa babae. Lalo na't baka pera niya lang ang habol nito. Kailangan niya munang alamin ang buong pagkataon ng babaeng pinakasalan niya. Napangiti naman si Aria nang mabasa ang reply ni Hudson. Okay, ingat ka. Ngayon lang may isang taong nagsasabi sa kanya ng ingat. Kahit pa sabihin na kasalan sila sa papel ay masaya pa rin siya. Lalo na't para silang isang pamilya. Ready ka na ba? Napatingin si Aria sa kasama niya sa trabaho na si Diane. Tumango naman siya at pumasok na sila sa isang VIP room ng isang restaurant sa hotel nila. Nilibre kasi sila ng manager nila dahil sa success ng hotel nila this past few months. Nilibre sila ng manager nila ng pagkain at alak. Uminom ka pa, Aria! Sabi ng manager at nilagyan ng alak ang baso ni Aria. Ay nako, hindi na po, Mr. Hans. Bawal po kasi akong uminom ngayon. Ayaw ni Aria na umuwi ng lasing at hindi maganda yon kapag nakita siya ng mga bata na nakainom na naman.
Huwag ka nang tumanggi. Kinuha ni Mr. Hans ang baso at pilit na iniligay sa kamay niya. Cheers! Kay Arya na best employee of the month. Itinaas naman ng mga kasama ni Arya ang mga baso nito. Sabay-sabi ng cheers. Walang nagawa si Arya kung hindi ang uminom na lang din. Pero konti lang. Alam mo, gustong gusto talaga kita Arya. Parang tumayo mga balahibo ni Arya sa ibinulong ni Mr. Hans sa kanya. Pilit siyang umiti para hindi mahalata ng mga kasama niya. May asawa na ho ako, Mr. Hans. Wala akong pakialam. Mas maganda nga yun eh. Hindi ba? Mas nakaka-excite. Bago pa mahawakan ni Mr. Hans ang hita ni Arya, ay agad siyang tumayo. Napatingin naman sa kanya mga kasamahan niya. Gumiti siya. Banyo muna ako. Hindi na niya hinintay pang sagot ng mga kasamahan niya at agad nang umalis. Napahilamos na lang si Arya sa mukha nang makarating siya sa banyo. Buisit na manyak yun. Kung hindi lang dahil sa bonus, baka natadyakan ko ng pagkalalaki nun. Napatitig si Arya sa mukha. Relax ka lang, Arya. Tiisin mo lang yung ugali ng gurang na yun. Alalahanin mo, kailangan mo yung bonus mo, lalo na't may mga anak ka na. Napabugan na lang ng malakas na hangin si Arya. Naghilamos na lang siya ng mukha. Bigla siyang napalingon sa pinto ng bumukas ito at nakita si Mr. Hans. Mr. Hans, anong ginagawa niyo rito? Nasa kabila pong CR ng mga lalaki. Biglang kinabahan si Arya nang isara ng lalaki ang pinto at ilak ito. Mr. Hans, hindi na po ito nakakatuwa ah. Dahang-dahang lumalayo si Arya, habang dahan-dahan naman ay lumalapit sa kanya si Mr. Hans. Masyado kang pakipot, Arya. Ayaw mo bang makuha ang bonus mo? Hindi kagad nakasagot si Arya. Ibigay mo na sa akin ang gusto ko at ibibigay ko sa iyo ang bonus na inaasam-asan mo at dadagdagan ko pa. Halos lumabas na ang puso ni Arya dahil sa sobrang kaba. Huwag po kayong lumapit, Mr. Hans. Kapag lumapit kasi sigaw ako. Napangisi ang matanda. Kahit magsisigaw ka riyan, Arya, walang mangyayari. Baka nakalilimutan mong manager ako ng hotel. Samantalang staff ka lang. Sumigaw si Arya ng tulong nang mahawakan siya ni Mr. Hans sa magkabilang balikat niya. Sige lang, Arya, magsisigaw ka lang. Mas gaganahan pa ako. Napaiyak na lang si Arya dahil pakiramdam niya ay wala siyang lakas ngayon. Biglang pumasok sa isip niya mga bata at si Hudson, dahilan para magkaroon siya ng lakas ng loob. Buong lakas na sinipa niya ang pagkalalaki ni Mr. Hans. Napasigaw ang lalaki at napahawak sa pagkalalaki nito. Habang siya naman ay tumakbo papunta sa pintuan. Pero bago pa siya makarating sa pinto, ay nahilan ni Mr. Hans ang buhok ni Arya. Bitawan mo ko! Pilit na inaalis ni Arya ang kamay ng lalaki sa buhok niya. Tulong! Tulungan niyo ko! Masinila pa ng lalaki ang buhok ni Arya. Dahilan para mapaigik siya sa sakit. Pakiramdam niya ay parang matatanggal na ang anit niya. Masyado kang maingay. Bakit hindi ka nalang tumahimik? Sinampal ng malakas si Arya ng lalaki. Dahilan para pumutok ang labi niya. Mas pipiliin ko pang mamatay kesa mahulog sa mga kamay mo. Dinuruan ni Arya ang mukha ng lalaki. Dahilan para mas magalit ito. Ah, ganun ah. Itinaas ng lalaki ang kamay nito para sampalin na naman siya. Napapikit na lang si Arya. Pero bago pa man siya masampal ng lalaki, ay biglang bumukas ang pinto. Hindi alam ni Arya kung pinaglalaroan lang ba siya ng paningin at nakikita si Hudson ngayon. Halos mag-apoy ang mga mata nito sa sobrang galit sa nakita. Walang hiya ako. Agad na sinugod ni Hudson ang lalaki at pinagsusuntok. Napakurap-kurap si Arya at doon lang na-realize na totoong si Hudson niyang nandito at hindi siya namamalik mata. Agad na patayo si Arya at niyakap si Hudson mula sa likod dahilan para mapatigil ang lalaki. Tama na! Tama na please! Napaiyak na lang si Arya dahil masaya siya at nandito ang lalaki at ipinagtatanggol siya. Humarap si Hudson sa kanya. Hinubad nito ang suot na suot at pinasuot sa kanya. Nagulat siya nang pangkuin siya ng lalaki. Kaya ko namang maglakad. Nahihiyang sabi ni Arya. Kaya mo. Eh nanginginig nga yung katawan mo. Hindi naman nakasagot si Arya dahil tama ang sinabi ng lalaki.
Umawa ka lang sa akin kung ayaw mong makita ang mukha mo ng mga kasama mo. Ibaon mong mukha mo sa balikat ko. Walang nagawa si Arya kung hindi sundin ang mga sinabi ni Hudson. Lumabas sila sa banyo hanggang sa makalabas sila sa hotel. Sinakay siya ni Hudson sa kotse. Teka, okay lang ba sa boss mo na makisakay ako rito? Tanong ni Arya nang makasakay na si Hudson sa driver's seat. Oo naman, mabait ang boss ko. At maiintindihan naman niyang dahilan kung bakit kita sinakay rito. Wala nang nagawa si Arya kung hindi ang tumahimik na lang. Pakiramdam niya ay ligtas siya dahil kasama niya si Hudson. Inuwi na siya ng lalaki at ginamot ang sugat niya. Sorry kung medyo nahuli ako. Napaigik naman si Arya nang makaramdam ng hapdi. Masakit ba? Napangiti si Arya nang hipan ng lalaki ang labi niya. Ayos lang. Isa pa kahit medyo huli ka. Basta ang mahalagan iligtas mo pa rin ako. Ngumiti si Hudson at nagpatuloy sa paggamot sa labi niya. Paano mo pala nalaman na nandun ako? Hindi ko naman sinabi sa iyong lugar ah. Biglang natigilan si Hudson dahil ang totoo. Tinawagan niya ang hotel na pinagtatrabahuhan ni Arya na pagmamay-ari niya rin. Alam ko naman kung saan ka nagtatrabaho. Nagtanong ako sa mga kasamahan mo kaya alam ko kung nasaan kayo. Isa pa, hindi ako mapakali kasi ang oras na. Napabuntong hininga na lang si Arya. Mabuti na lang at tulog na ang mga bata. Hindi na nila makikita na ganitong itsura ko. Kinuha ni Arya ang ibinigay na ice pack ni Hudson at iniligay sa pisngi niya na namumula dahil sa malakas na sampal kanina ni Mr. Hans. Nakakainis yung manyak na matandang yun. Siya yung sinasabi ko sa'yo eh. Ngayon mukhang mawawalan pa ako ng trabaho dahil sa nangyari. Sigurado rin ako na hindi ko na matatanggap ang bonus ko. Napakunot noon naman si Hudson. Bakit naman ikaw ang mawawalan ng trabaho? Eh ang manyak naman na yun ang may balak sa'yo ng masama. Napatitig si Arya sa lalaki. Eh kasi manager siya. Mas mataas siya sa akin. Ano lang naman ako? Isang hamak na receptionist. Samantalang siya matagal ng manager sa hotel. Sigurado akong mas kakampihan siya ng may-ari ng hotel kesa sa akin. Napabuga ng malakas na hangin si Arya na tila ang laki-laki ng problema niya. Baka nga kailangan ko na maghanap ng bagong trabaho bukas. Bahagyang ginulo ni Hudson ang buhok ni Arya na parang tuta ito. Huwag mo nang isipin yun. Sigurado naman ako na magkakaroon ka rin ng hustisya sa nangyari sa'yo. Ngumiti si Hudson sa babae. Sige na, matulog ka na at magpahinga. Nagulat si Hudson nang yakapin siya ni Arya. Thank you, hubby. Biglang natigilan si Hudson nang halikan siya sa pisngin ni Arya bago nagmamadali itong pumasok sa kwarto. Nang makapasok sa kwarto, ay napahawak si Arya sa puso niya na sobrang bilis ng pagkabog. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at gusto niyang halikan sa pisngi ang lalaki. Siguro, grateful lang siya dahil niligtas siya ng lalaki. Napangiti at napailing na lang na nahiga si Arya. Wala sa sarili namang napahawak sa pisngi si Hudson at napalunok nang wala sa oras. Nalilito siya kung bakit ginawa ng babae yon. Napailing na lang si Hudson at kinuha ang cellphone. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Rome, gusto kong paalisin mo si Mr. Hans bilang manager ng Wylong Hotel. Siguraduhin mo rin na wala ng kumpanyang kukuha sa kanya. Nagtaka naman si Rome. Bakit po Mr. Y? Halos 20 years ng manager si Mr. Hans sa hotel natin. Napatingin sa bintana si Hudson. Wala akong pakialam kung 20 years o century siyang manager sa hotel ko. I want him out. Hindi niya pwedeng galawin na lang ang asawa ko. Mukhang nagets naman kaagad ang sekretarya niyang ibig sabihin ni Hudson. Kaya umuo kaagad si Rome. At ibigay mo na rin ang bonus na hinihintay ni Arya na hinarangan ng Hans na yon. Tumangu si Rome kahit hindi naman nakikita si Hudson. Yes, Mr. Y, masusunod po. Pinatay na rin ni Hudson ang tawag. Nabakuyom siya ng kamao. Hindi siya papayag na may mga pinalang sa asawa niya. Kinabukasan nang magising si Arya ay nagulat siya nang may matanggap siyang message sa bank account niya na nakatransfer na sa kanya ang bonus niya at may additional bonus pa para sa delay at sa pamamerwisyon ni Mr. Hans. Nalaman din niya na tinanggal na ang matanda sa hotel. Hubby! Biglang napatingin si Hudson kay Arya na kalalabas lang ng kwarto nito. Nagulat siya nang tumakbo papalapit sa kanya ang babae. Hulog ka talaga ng langit, hubby!
Napakunot noon naman si Hudson. Bakit naman? Ipinakita niya ang pera sa bank account niya. Pumasok na yung bonus ko at may extra pa. Ang saya-saya ko. Napangiti naman si Hudson. Masaya ka na sa bonus na 25,000 lang? Napakunot noon naman si Arya. Anong 25,000 lang pinagsasasabi mo dyan? Siyempre oo, kasi ang laki ng perang to, no? Malaking tulong nito sa atin at isa pa pinaghirapan ko to. Hindi akalain ni Hudson na magiging masaya ng babae sa maliit na pera lang. Mami, maliit lang talagang pera na yan sa pera ni Daddy. Nanlaki ang mga mata ni Hudson at agad na tinakpan ang bibig ni Harry. Nagtataka naman na nakatingin si Arya sa kanila. Ang ibig niyang sabihin, minsan mas malaki ang bonus na natatanggap ko mula sa boss ko. Ganun. Tumawa pa si Hudson at lihim na pinanlakihan ng mga mata ang anak. Sabagay. Pero malaki na kasi to para sa akin. Anyway, dahil day off ko at may bonus na ako, ililibre ko kayo. Saan niyo gustong kumain? Nag-mention ng mga bata ng mga restaurant na halos ikatumba ni Arya. Agad naman siyang inalalayan ni Hudson. Pilit na natawa si Arya. Ang mamahal naman ng mga binanggit niyong restaurant, mga anak. Baka mamaya wala na tayong pamasahe pa uwi. Nagkatingin na naman ang dalawang bata. Sige, Mami, kayo na nga lang pong pumili. Sabi ni Harry. Tumango naman si Hannah bilang pagsang-ayon. Oo nga, Mami, kahit saan basta kasama ka po namin, ayos na kami. Napangiti naman si Arya at na-touch sa sinabi ng dalawa. O sige, babies, magbihis na kayo at mamamasyal tayo sa mall. Napatalo naman sa sobrang tuwa ang kambal. Napatingin naman si Arya kay Hudson. Ikaw, may trabaho ka ba? Hindi kagad nakasagot si Hudson. Dahil ang totoo niya ay may meeting siya with the investors with worth of millions. Ngumiti naman si Arya. Kung may trabaho ka, okay lang. Ako nang bahala sa mga bata. Aalis na sana si Arya nang hawakan ng lalaki ang kamay niya. Wala akong trabaho ngayon. Nasa out of the country ang boss ko kaya free ako. Mas lalong napangiti si Arya dahil makakasama niyang mag-aama sa pamamasyal. O sige, magbibihis lang ako ha, tapos aalis na tayo. Tumango naman si Hudson kaya pumasok na sa kwarto ang babae. Mas worth it na makasama ni Hudson ang mag-iina kesa sa investors niya. Hindi naman niya ikakahirap yun. Nagpunta na sila sa mall at pumasok sa isang jewelry shop. Mami, ano pong ginagawa natin dito? Tanong ni Harry. Ibibili ko kayo ng bracelet bilang regalo ko sa inyo. Pumantay si Arya sa mga bata. Kasi simula nung dumating kayo sa buhay ko, naging swerte na ako. Bale kayong dalawang lucky charm ng buhay ko eh. Napatingin siya kay Hannah na magsalita ang bata. Kami lang po ba talagang lucky charm mo, Mami? Tumango naman bilang sagot si Arya. Eh si Daddy po, hindi niyo rin po ba siya lucky charm? Biglang natigilan si Arya at hindi kaagad nakasagot. Siyempre hindi niya lucky charm si Daddy, Hannah. Napatingin naman sila kay Harry. Kasi knight and shining armor niya si Daddy. Remember, niligtas ni Daddy si Mami sa masamang tao? Napakurap-kurap naman si Arya. Ha? Paano niyo nalaman ang tungkol doon? Sabay naman na ngumiti ang dalawang bata. Eh kasi po, narinig po namin kayo ni Daddy na nag-uusap kagabi. Habang ginagamot ka niya po. Hindi na rin po kami lumabas para hindi kayo maistorbo. Sabi ng batang cute na si Hannah. Nakita nga rin po namin na hinalikan mo sa pisngi si Daddy. Singit naman ni Harry. Napaiwas ang tingin si Hudson sa kanila habang napahilamos na lamang si Arya sa mukha at nahihiya dahil sa nangyari. Hindi naman niya kasi alam na gising pa pala ang dalawang bata at nagmamasid lang sa kanila. Wala kaming ginawang masama ng Daddy niyo, okay? Napapailing-iling na lang si Arya at tumayo na. Hinawakan niya sa mangkabilang kamay ang dalawang bata. Halina nga kayo, pumili na tayo para makapunta na tayo sa arcade at makapaglaro na tayo. Mabuti na lang at nakalimutan na ng mga bata ang tungkol sa nakita kagabi. Namili si Arya ng bracelet na magkakatulad. Good morning, ma'am. Ano pong hanap nyo? Tanong ng sales lady. Meron ba kayong bracelet na magkakapareha? Napatingin naman ng sales lady sa dalawang bata at
agad nakuha ang ibig niyang sabihin. Meron ma'am, eto po oh. Nagningning ang mga mata ni Arya nang makitang magkaparehong bracelet. Meron din po kaming bracelet na good for 4 people ma'am. Kumbaga, pang family po siya. Kagaya niyong apat. Napangiti si Arya. Talaga? Pwede bang patingin? Kinuha naman ng sales lady ang may kalakihang box at ipinakita kay Arya ang apat na bracelet. Wow! Ang ganda naman ito! Kinuha niya ang bracelet at pinakita sa mga bata. Gusto niyo ba ito mga anak? Sabay namang tumango ang kambal. Opo, mami! Pinasuot ni Arya ang bracelet sa dalawang bata. Sa kanya naman ang isa. Kinuha niya ang isa't isusuot na sana kay Hudson pero nag-aalanganin siya dahil baka hindi bet ng lalaki ang magsuot ng bracelet. Ibabalik na sana niya ang bracelet nang ilahad ng lalaki ang kamay nito. Kahit hindi magsalita ang lalaki, ay alam niyang gusto nitong isuot ang bracelet kaya naman ginawa niya. Mami, para na talaga tayong isang buong pamilya dahil meron na tayong bracelet tig-isa, sabi ni Hannah. Parang family heirloom na rin po nating apat, sabi naman ni Harry. Oo nga eh. Ngumiti na bumaling si Arya sa sales lady. Kukunin namin to, miss. Magkano? Ngumiti ang sales lady. 25,000 po ang isang set. Muntik nang matumba si Arya sa sinabing price ng sales lady. Mabuti na lang at inalalayan siya ni Hudson. Oh, ayos ka lang? Lihim na pinanlakihan ng mga mata ni Arya ang lalaki. Ang mahal pala nito, hubby. Ubus ka agad yung bonus ko. Natawa naman si Hudson. Eh bakit ka naman kasi bibili ng mga ganitong bracelet sa ganitong shop? Alam mo naman na mahal. Napanguso naman si Arya. Ang sabi kasi ng kaibigan ko, mura lang dito at may discount pa. Di ko naman alam na ganito pala ang mura sa kanya. Napabuntong hininga si Arya habang nakatingin sa bracelet. Ang ganda pa naman ito. Napatitig naman si Hudson sa babae. Gusto mo hati na lang tayo sa bayad? Napatingin si Arya sa lalaki. Talaga? Tumango bilang sagot ang lalaki pero umiling din naman si Arya. Wag na. Dapat ako magbabayad kasi regalo ko sa inyo to. Isa ba sinabi ko naman na hindi ako tatanggap ng pera mula sa'yo? Kukunin ko na lang to. May ipon pa naman ako. Bago pa makapagbayad si Arya, ay may isang lalaki na dumating. Ito pala ang manager ng shop. Hey, Mr. Wo! Bago pa matapos ng lalaki ang sinasabi ay pinanlakihan ng mga mata ni Hudson ang lalaki. Kilala mo siya? Nagtatakang tanong ni Arya. Mabilis naman na umiling-iling si Hudson. Hindi, ngayon ko nga lang siya nakita eh. Lihim na pinanlakihan ng mga mata ni Hudson ang manager at mukhang nagets naman ito. I mean, Mr. and Mrs., ano pong sa inyo? Nakangiting tanong ng manager. Ibinigay ni Arya ang kanyang credit card. Babayaran ko na po itong family bracelet. Kinuha ng manager ang credit card niya. Oh, ang swerte niyo ngayon, Mrs. Dahil may 80% discount kami for today. Napanganga naman si Arya. Talaga? Tumangutango naman ang manager. Yes po. In fact, dahil itong family bracelet ang pinili nyo, ay may free wedding ring kayo. Natawa naman si Arya at napatingin kay Hudson. Wow! Ang swerte naman natin. Ngayon alam ko na kung bakit dito bumibili ang kaibigan ko. Ngumiti naman si Hudson at siya na ang pumili ng singsing na para kay Arya. This one please. Nanlaki ang mga mata ni Arya nang makita ang malaki ang bato ng singsing. Hoy! Ang laki naman yan, hubby! Baka may bayad na yan at mahal pa. Kinuha ng manager ang singsing. Don't worry ma'am. Any ring will be free of charge. Kinuha ni Hudson ang singsing at isinuot sa kamay ni Arya. Hindi kita nabigyan ng wedding ring dahil mabilis sa mga pangyayari. Sorry kung huli na naman ako. Napangiti habang nakatingin si Arya sa singsing na tamang-tama lang sa daliri niya. Gusto niyang maiyak dahil sa sobrang saya. Huli man nakabawi pa rin. Thank you. Napapikit si Arya nang halikan siya ni Hudson sa noo. Kinilig naman ng kambal sa nangyari. Eto na po ang receipt nyo. Thank you for buying and come again. Sabi ng manager. Masaya naman na lumabas ang pamilya sa jewelry shop.
Ang laki ng discount na ibinigay niyo sa kanila, manager. At saka wala naman tayong discount ngayon. At saka yung sing-sing, worth of millions yun ah. Ba't binigay niyo lang ng libre? Nagtatakang tanong ng sales lady. Napapailing na lang ang manager. Hindi mo ba kilalang lalaki yun? Umiling naman ng babae. Siya si Mr. Hudson Y, ang nagmamay-ari ng Wylong 5-star Hotel, ang mall na ito, at iba pang mga negosyo rito. Napatakip naman sa bibig ang babae. So, yung babae pala na yun ang asawa niya at anak nila ang kambal na yun? Tumangon naman ang manager. Ang swerte naman niya. Umuwi sa bahay na masaya ang buong pamilya ni Arya. Ginabi na sila dahil sa pamamasyal nila. Naglaro lang naman sila sa arcade, kumain sa restaurant at nag-picnic sa park. Mommy, pwede po bang tabi tayong apat na matulog? Hindi kaagad nakasagot si Arya sa request ni Hannah. Oo nga, Mommy. Kasya naman po tayong apat sa kama namin dahil malaki yon. Sabi naman ni Harry na hinawakan pa ang kamay ni Arya. Napatingin naman si Arya kay Hudson. Nagkibit-balikat lang ang lalaki. Hindi pa man nakakasagot si Arya ay nagtatalo na sa tuwa ang mga bata. Senyalis na wala siyang magagawa pa. Huwag ka mag-alala, lilipat din ako kapag nakatulog na mga bata. Sabi ni Hudson. Paano kung hanapin ka ng mga bata pagkagising nila bukas? Tanong naman ni Arya. E di sabihin na lang natin na nauna na akong magising. Tumangon na lang si Arya. Kahit pa hindi naman kasi totally na magkatabi sila ni Hudson ay naiilang pa rin siya. Baka nga hindi siya makatulog ngayong gabi. Nasa magkabilang gilid sila Hudson at Arya, habang nasa gitna naman si Hannah at Harry. Kinabukasan, naalimpungatan si Hudson nang may malambot na bagay ang dumadampi sa labi niya. Medyo mabigat na rin ang katawan niya na tila ba parang may nakadagan sa kanya. Tuluyan ang nagising si Hudson nang may dumila sa labi niya. Sa pagdilat ng mga mata niya, ay ang mga mata rin ni Arya ang sumalubong sa kanya. Pareho silang nagulat. Agad na napatayo mula sa kama si Hudson habang napaupo naman si Arya. What the hell are you doing? Napahilamos naman sa mukha si Arya dahil sa kahihiyang nagawa niya. Sorry kung nadilaan kong labi mo. Napapikit na lang ng mariin si Arya. I mean, nanaginip kasi ako na kumakain ng ice cream kaya ganon. Sorry. Hindi na nagsalita pa si Hudson at lumabas na lang ng kwarto. Nakita niya ang mga anak na nakabungis-ngis. Masarap po bang tulog niyo habang katabi si Mommy, Daddy? Tanong ni Harry. Tinuro ni Hudson ang anak habang pinanlalakihan to ng mga mata. Ikaw, Harry, ah. Sigurado kung ikaw na naman na may pakanaan ito, no? Tinignan si Hudson ni Harry ng inosenteng tingin. Ha? Ako po? Tinuro pa ni Harry ang sarili. Maaga lang naman po kaming nagising ni Hannah. Hindi naman po namin kayo itinulak sa isa't isa o pinayakap. Sariling kagustuhan niyo po ang makayakap kayo ni Mommy. Napapikit na lang ng mariin si Hudson nang tumangutang-ulang si Hannah bilang pagsang-ayon nito sa kakambal. Sigurado talaga siya na pakanato ni Harry, lalo na't nakikita niya ang effort ng anak para magkalapit talaga sila ni Arya. Huwag niyo na ulit itong gagawin, okay? Baka mamaya ma-awkward ang mami niyo at hindi na ako pansinin. Tumangon naman ang dalawa. Sige po, Daddy, pero sana gumawa ka rin ng paraan na magkalapit kayo ni Mommy. Sabi ni Harry. Napailing na lang si Hudson dahil sa kalokohan na naiisip ng anak niya. Gusto na lang ni Arya na kainin na lang siya ng kama at huwag nang lumabas pa. Kanina pa siya nakaupo sa kama at parang ayaw na niyang lumabas. Hindi niya pa kayang makita ang lalaki. Sino ba naman kasing mag-aakala na magkadikit na pala ang mga labi nila ni Hudson? Idagdag pa ang weird niyang panaginip. Napatingin si Arya sa pinto ng bumukas to. Mami, kumain na po tayo. Tapos na po magluto si Daddy. Pilit na ngumiti si Arya sa mga bata. Hindi niya pwedeng ipakita na may kakaiba sa kanila ng ama nito. Oh, sige baby, maghihilamos lang ako ah. Lumabas na rin ang mga bata. Napatingin na lamang sa salamin si Arya nang matapos siya maghilamos. Huminga siya ng malalim. Just act normal, okay? Isipin mo na lang na panaginip lang yung kanina.
Muling huminga ng malalim si Aria bago tuluyang lumabas ng kwarto. Nasa hapagkainan ng apat. Ayaw sana ni Aria na makatabi muna si Hudson, pero hindi maaari dahil ang pwesto niya ay katabi ng lalaki. Kumain na sila at ang mga bata lang ang pinapansin at kinakausap ni Aria, ni hindi nga niya matignan sa mga mata ang lalaki. Pumasok na rin sa trabaho si Aria na parang lutang. Kahit kasi anong sabihin niya sa sarili niya na panaginip lang yun, o kung ano man ang ikumbinsin niya sa sarili niya, ay hindi niya pa rin makalimutan. Nabalik na lang sa realidad si Aria nang may makabangga siyang isang babae. Agad niyang pinulot ang nahulog nitong bagat, ibinigay sa babae. Ay naku, pasensya na po. Ngumiti ang magandang babae. Ayos lang, dapat akong humingi ng pasensya dahil hindi ako nakatingin sa dinaraanan ko. Napangiti na lang din si Aria, dahil maliban sa magandang babae ay mabait din. Ako nga pala si Miles. Agad na tinanggap ni Aria ang kamay ng babae at nakipag-shake hands. Ako naman si Aria. Napatango ang babae. Dito ka nagtatrabaho? Tanong ni Miles at itinuro ang uniform niya. Ah oo, isa akong receptionist. Hindi alam ni Aria kung bakit magaan ang loob niya sa babaeng to. Kahit kakikilala lang nila. Siguro ay dahil friendly kausap ang babae. Actually, kauuwi ko lang dito sa Pilipinas. Galing kasi ako ng Italy at dito ako naka-check-in. Napatango na lang si Aria. Anyways, I better go. May kailangan pa kasi akong puntahan. Bahagya namang yumuko si Aria. Sige po, Miss Miles. Enjoy your stay at our hotel. Ngumiti ang babae at umalis na rin. Marami nang nakilala si Aria ng mga guests sa hotel at masasabi niyang si Miles ang isa sa mga mababait. Nang sumapit ang tanghalian, ay pumunta si Aria sa restaurant na tinext sa kanya ni Hudson. Ayaw sana niyang pumunta kaso nirequest siya ng kambal. Nagulat si Aria nang makita na nasa labas ng restaurant si Hudson at may kausap. Agad din itong tinapos ang tawag nang makita siya. Hinihintay mo ba ako rito? Tumango naman si Hudson. Sort of. Ang mga bata. Tinuro ni Hudson ang loob ng restaurant. Andun sa loob. Maliit na ngumisi si Aria. O sige, pasok na tayo. Papasok na sana si Aria nang pigilan siya ni Hudson. Aria, tungkol pala sa kaninang umaga. Nanlaki ang mga mata ni Aria at nag-init ang magkabilang pisngi. Pwede bang huwag na natin pag-usapan yun? Sinusubukan ko talagang kalimutan yun eh. Saka hindi ko naman sinasadya eh. Galit ka ba? Mahinang tanong ni Aria. Umiling si Hudson at hinawakan ang magkabila niyang balikat. Hindi ako galit, okay? Nagulat lang din ako at wala namang may gusto nang nangyari. Ayoko lang na nagkakaganito tayo. Hindi kasi ako sanay na hindi mo ako pinapansin at ayoko nung ganoon. Hinaplos ni Hudson ang pisngi ni Aria. Normal lang naman sa mag-asawa yung nangyari sa atin. Mag-asawa naman tayo kaya wala tayong dapat na ikahiya sa nangyari. Napatitig si Aria sa lalaki. Sa totoo lang din ay ayaw niyang hindi sila nagpapansinan. Kagaya ng sinabi ng lalaki ay hindi siya sanay na hindi sila nagpapansinan. Sige. Umiti si Hudson. So okay na tayo, wifey? Napalabi naman si Aria at pinipigilan na mapangiti dahil sa kilig na nararamdaman niya dahil tinawag siyang wifey ng lalaki. Oo, hubby. Bahagyang nagulat si Aria nang bigla siyang yakapin ni Hudson. Pero kalaunan ay niyakap din pabalik ang lalaki. Nakangiti silang dalawa na pumasok sa restaurant at masayang kumain kasama ang kambal. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang may isang babaeng lumapit sa kanila. Nagulat si Aria nang makita kung sino to. Miss Miles, anong ginagawa niyo rito? Tumayo pa si Aria. Nang mapansin niya na nakatingin ang babae sa pamilya niya, ay pinakilala niya ang mga ito. Ito nga po pala ang asawa ko, si Hudson. Sila naman po ang mga anak ko, si Harry at si Hannah. Hindi binalingan ang tingin si Aria ng babae. Nakatingin lang to kay Hudson at sa mga bata. Dahilan para magtaka siya. Kamusta na kayo mga anak? Namiss niyo ba si mommy? Kasi ako miss na miss ko na kayo. Hindi makapaniwala na nakatingin si Aria kay Miles, kay Hudson at sa mga bata na ngayon ay nakayuko lang. Naiwan sina Aria at ang mga bata sa restaurant habang lumabas naman sina Hudson at Miles.
Hindi mapakali si Arya habang patingin-tingin sa labas. Nakikita niyang nag-uusap ang dalawa. Huwag ka mag-alala, Mami. Hindi naman makikipagbalikan si Daddy sa kanya. Napatingin si Arya kay Harry. Ayaw niyo ba sa Mami niyo? Nagkatinginan naman ang dalawang bata at sabay na umiling. Hindi niya naman po kasi mahal si Daddy at ang trabaho niya lang pong mahal niya. Malungkot na sabi ni Harry. Hindi niya po kami inaalagaan kagaya ng ginagawa niyo, dagdag ni Hannah. Kaya nga po mas mahal ka namin kesa sa kanya. Gustong maiyak ni Arya sa sinabi ng mga bata. Hindi niya akalain na mamahalin siya ng mga bata ng higit pa sa totoo nitong Mami. Ano bang ginagawa mo rito? Marahas na binitawan ni Hudson ang kamay ng babae na ang kaladkarin niya ito palabas ng restaurant. Nandito ako para bumalik sa iyo. Sa inyo. Natawa naman si Hudson. Bumalik? Di mo ba naiisip na wala ka nang babalikan? Kaya nga pinapunta kita sa Italy para doon na tumira tapos bumalik ka pa rin. Hinawakan ni Miles ang kamay ni Hudson na agad naman niyang inalis. Oo, nagkamali ako. Pero pwede niyo naman siguro akong bigyan ng chance, diba? Ako rin naman ang tunay na ina ng kambal. Naiiling na natatawa si Hudson. Tunay na ina? Hindi ka agad nakapagsalita ang babae. Kailan ka ba naging ina sa kanila? Pinabayaan mo nga sila nung nagkasakit sila. Imbis na alagaan mo yung kambal, sumunod ka sa akin. Ngayon sabihin mo sa akin, pagiging ina bang ginagawa mo? Pinagsalikop ng babae ang mga kamay niya. Please, please Hudson, bigyan mo lang ako ng chance. Magbabago na ako. Aasikasuhin ko na yung mga anak natin. Umiling si Hudson. No, Miles. Wala ka ng second chance. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Arya kanina? Asawa niya ako, kasal kami. Pinakita ni Hudson ang wedding ring niya. Hindi naman makapaniwala na nakatingin si Miles sa kanya. Kinasal ka sa kanya ng ganun-ganun na lang? Samantalang ako ang ina ng mga anak mo. At ilang taon mong nakasama, hindi mo pinakasalan. Galit na tumingin si Miles sa lalaki. Ano bang meron sa babaeng yan at pinakasalan mo siya? Did that slut seduce you? Galit na dinuro ni Hudson ang babae na ikinagulat nito. Huwag na huwag mong tatawaging slut si Arya. Anong meron siya na wala ka? Natawa si Hudson. Lahat. Mahal niya ang mga anak ko at inaalagaan niya. Hindi katulad mo na parang hindi nila totoong ina. Hindi naman nakasagot si Miles. Ito ang tatandaan mo, Miles. Huwag na huwag kang lalapit sa mga anak ko o kay Arya. Dahil kapag nalaman ko na may ginagawa kang hindi maganda, itatapon ulit kita sa ibang bansa. And this time, siguraduhin kong hindi-hindi ka na makakatuntong sa bansang to. Pagkatapos sabihin ni Hudson ng mga iyon ay agad na umalis na siya. Naiwan naman si Miles na napakuyom ng kamao. Bumalik nga siya para bawiin ang pamilya niya. Pero hindi niya inaasahan na makukuha na pala ito ng iba. Napatingin si Miles sa loob ng restaurant kung saan nakikita niyang apat na masayang nag-uusap at kumakain. Kung hindi ko naman pala kayo makukuha, pipiliin ko na lang na mawala kayo kaysa maangkin kayo ng iba. Lumabas na si Arya mula sa kwarto ng mga bata. Katatapos lang niyang paliguan ng mga ito. Nakita niya si Hudson na nakaupo sa sala habang parang malalim ang iniisip. Naupo siya sa tabi ng lalaki. Ilang buwan na tayong nagsasama pero ni minsan, hindi natin napag-usapan ang tungkol sa ina ng mga bata. Napalabi naman si Hudson. I don't like talking about her. Isa pa, siya man ang totoong ina ng mga bata. Eh hindi naman siya nagpakananay sa mga anak ko. Hinawakan ni Hudson ang kamay niya. Kaya kung iniisip mo si Miles, hindi mo siya magiging problema sa pamilya natin. Mag-asawa na tayo at wala akong plano na makipaghiwalay sa'yo. Ikaw na rin ang tinuturing na ina ng mga anak natin, kaya hindi tayo maghihiwalay, okay? Tumango naman si Arya at hindi na napigilan na maiyak. Sa totoo lang, natakot ako nang makita siya at malaman na siya pala yung ina ng kambal. Natakot ako na baka makuha niya kayo sa akin. Pamilya ko na kayo eh. Nasanay na ako nakasama kayo. At isa pa, mahal na mahal ko na kayo. Pinunasan ni Hudson ang pisngi ni Arya. Mahal mo rin ba ako? Tumango si Arya habang may ngiti sa labi.
Mahal din kita, wifey. Napapikit na lang ang mga mata ni Arya nang halikan siya sa labi ni Hudson. Dahil sa nalaman nila na mahal nila ang isa't isa, ay umabot sila sa may nangyari na sa kanila. Ayoko pa sanang umalis at iwang kayo rito, sabi ni Hudson. Bahagya namang natawa si Arya habang inaayos ang necktie ni Hudson. Hindi pwede. Ang sabi mo, umuwi na ang boss mo, diba? Kaya kailangan mo siyang sunduin. Isa pa, babalik ka naman mamaya. Napanguso naman si Hudson dahilan para mapailing at matawa si Arya. Ganito na lang. Sabay na lang tayong kumain ng lunch. Kung saan ka malapit, pupuntahan ka na lang namin ng mga bata. Napangiti naman si Hudson at niyakap si Arya sa bewang nito. I like that idea. May meeting kasi ngayon si Hudson kasama ang mga magulang niya na kauuwi lang galing ibang bansa. Nalaman ng mga magulang niya na iilang meetings ang pinakancel niya. Gustong malaman ng mga magulang niya ang dahilan. Plano niyang sabihin sa mga magulang niya ang tungkol sa kanila ni Arya. Mamaya, wife, may sasabihin ako sa iyo. Plano na rin kasi ni Hudson na sabihin sa babae ang tungkol sa totoo niyang pagkatao. Lalo na ngayon na nalaman niya na ang buong pagkatao at paghihirap ni Arya. Nakikita at nararamdaman din niya na totoong pagmamahal na pinapakita ni Arya sa kanya at sa mga bata. Okay, sige, hubby. Mabilis na hinalikan ni Arya sa labi si Hudson. Good luck, kiss. Napangisi naman si Hudson. Parang mas gusto ko yung isang good luck charm. Itinaas baba pa ni Hudson ang kilay. Pinanlakihan ni Arya ng mga mata si Hudson. Baliw ka ba? Natawa na lang si Arya. Mamayang gabi na lang. Mas lalong napalaki ang ngiti ni Hudson. Oh, I can't wait. Nagpaalam na rin si Hudson habang naiwan ang kambal at si Arya sa bahay. Nang malapit ng tanghalian, ay nag-text si Hudson kung saan sila magkikita. Kaya naman nagbihis na sila ng mga bata at sumakay ng taxi. Excited na akong makilala ang asawa mo, anak, sabi ng mami ni Hudson. Nasa restaurant na sila at hinihintay nila ang mag-iina niya. I'm sure you're gonna love her, mom. Mas napangiti ang ina ni Hudson. Nakikita kong mahal mo nga siya, Hudson. Kasi nung kay Miles, kahit siyang ina ng mga bata, hindi mo siya pinakasalan. Pero itong si Arya, pinakasalan mo kagad. Bahagyang natawa si Hudson. Magaling mamili ang mga apo mo, mom. Nagtaka si Hudson dahil 30 minutes na simula ng huling text ni Arya na papunta na sila. Sandali lang, mama, tatawagan ko lang sila. Lumabas muna si Hudson ng VIP room at tinawagan si Arya. Nagtataka siya dahil dalawang beses niyang tinatawagan ng babae pero hindi naman sinasagot ni Arya. Wife, where are you? Tanong kaagad ni Hudson nang masagot na ni Arya ang tawag. Wife? Tawag ulit ni Hudson sa asawa na hindi ito sumagot. Narinig niya lang ang paghinga ng malalim ng babae. Arya! Para namang nabalik sa realidad si Arya nang marinig ang boses ni Hudson. Napalunok ng mariin si Arya. Hubby, nandito kami sa ospital. Nagulat si Hudson sa narinig. Ha? Ano nangyari? Hindi nagtagal ay dumating kagad sa ospital si Hudson. Nakita niya si Arya na nakatayo habang may dugo ang damit. What happened, wife? Bakit may dugo ka? Nakita ni Hudson ang pisngi ni Arya na may sugat. May sugat ka? Umiiyak naman si Arya. Oo, wala to. Ang mga bata, Hudson, ang mga bata. Nanginginig ang katawan ni Hudson. Bakit? Ano bang nangyari? Bago pa makapagsalita si Arya, ay may mga pulis na lumapit sa kanila. Miss Arya, nalaman po namin na ang nagmamaneho ng kotse na bumangga sa inyo ay si Miles Morales. Nagkatinginan si Hudson at si Arya. Nalaman nila na sinadya ng babae na banggain ng taxi na sinasakyan ni Arya at ng kambal. Dahilan para maaksidente sila. Galit naman na tumingin si Hudson sa mga pulis. Gawin niyong lahat para makulong ang babaeng yun at hindi na makalabas. Tumangon naman ang mga pulis. Yes, Mr. Y. Napatingin naman sila sa emergency room nang lumabas si Ramsey. Dok, kamusta mga anak ko? Tanong ni Arya. Nawala ng maraming dugo si Harry. Kailangan niyang maabunuhan. Sabi ni Ramsey. Hudson! Hindi nakasagot ang lalaki. Anong blood type niya, Doc? Parang nagdadalawang isip si Ramsey pero sumagot pa rin. Type AB. Kinalabit ni Arya si Hudson.
Habi, kailangan ng dugo ni Ari. Type A ako, Arya. Pati na rin si Mice. Kaya papanong type AB yung mga anak ko? Nagtatakang tanong ni Hudson. Ngayon pa ba talaga natin yan pag-uusapan? Naiinis na tanong ni Arya at humarap kay Ramsey. Ako doc, type AB ako. Ako na lang magdo-donate. Tumango ang doktor at pinapasok na sa isang kwarto si Arya at kinuhanan ng dugo si Arya. Habang kinukuhanan ng babae ng dugo, ay nilinis na rin ang sugat niya. Hudson! Napatingin si Hudson sa kaibigan niyang si Ramsey. Habang kinukuhanan ko ng dugo si Arya, pinadiinay ko siya ng kambal. Napakunot noo si Hudson. Magugulat ka sa result. Kinuha ni Hudson ng papel at nagulat siya nang makita na 99% na magkamatch ang kambal at si Arya. Paano nangyari to? Kaagad na pinaimbestigahan ni Hudson ang lahat at doon nalaman na si Arya palang naka one night stand niya noon. Minanmanan pala ni Miles noon si Arya nang patong-patong ang kaso na isinampa ni Hudson kay Miles. Isa na ang kidnapping na ginawa nito sa mga anak niya. Pinaalam na rin ni Hudson kay Arya ang totoo niyang pagkatao. Hindi naman nagalit si Arya sa nalaman. Medyo nagtampo lang siya pero naiintindihan niya ang rason nito. At alam niya na baka naisip rin ng lalaki na kagaya lang siya ni Miles. Pero napatunayan naman niya yon kaya okay na sila. Ikinasal na rin silang dalawa sa simbahan at naging masaya kasamang kambal nila. Kahit pa pinaglayo si na Arya at ang mag-ama niya ay pinagtagpo pa rin sila. Naramdaman ni Arya at ng kambal ang lukso ng dugo sa isa't isa, kaya't nagkalapit sila. At dito nagtatapos ang kwentong pag-ibig nila Arya at Hudson. Wakas!